Hello mga ka-rabbit owner, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga pong araw ay gusto kong i-share sa inyo ang naging experience namin sa aming pag-aalaga ng rabbit na nagkaroon po ng fungal infection. At ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ginamit namin na medicine na nabibili lang din naman sa ating mga drugstore. At kung sakaling maka-experience kayo ng ganitong mga pangkatulong ako, may bahagi sa inyo yung mga nage-experience namin. Kaya papakita ko po sa inyo yung gamot na ginamit namin na effective naman siya at madali namang na-control yung mga fungal infection sa aming mga alaga. Nandito po tayo ngayon upang gamutin natin itong ating alagang rabbit na napansin natin na mayroon siyang fungal infection, at ating gagamutin ng gamot na para sa mga fungal infection. Ito ay ang Pongisol solution na siya nating ilalagay doon sa mga ilong ng alaga nating rabbit na mayroong may mga para siyang may matigas na bahagi dito sa ilong niya, at ito ay possible na cause ng fungal infection, at kaya gagamutin natin siya ng Pongisol solution at nang hindi na dumami at makahawa pa sa kanyang mga kasamahang rabbit. So ayan, lalagyan natin. Papatakan natin siya sa ilong. So, hindi naman ito masakit. Medyo sensitive lang yung ating mga alaga. Lalo na sa mga may mga amoy. Doon sila sensitive. Kaya mapapansin natin na medyo parang umiilag siya. So, itong ating alagang rabbit ay buntis, kaya pag hahawakan natin, medyo alalayan natin ng konti kasi baka ma-stress siya at maging cause ng kanyang makunan pa siya. So, yan yung ating mga ginamit. Ito nga, Pongisol para sa fungal infection na meron sa kanyang ilong. Nakalimitan ay meron sa ating mga alagang rabbit. Ang isang case natin ng may fungal infection din, pero napansin natin na sa tainga naman siya. Kaya lalagyan din natin siya ng Pongisol solution para ating magamot yung kanilang mga fungal infection. Hindi talaga may iwasan sa mga alagang rabbit natin na magkaroon sila ng ganyan, dahil sila nga ay prone talaga sila sa mga ganyan. Din siya sa ilong. So, nangangapal yung balat niya sa ilong. Yan ay kinakamot nila, kinukutkot nila, kaya nagkakaroon ng langib na yun ang nagiging matigas. Tago. Hmm.
So yan po ay ating lalagyan araw-araw para tuloy ang gumaling yung kanilang mga fungal infection. Ang fungicidal solution po na ginamit natin ay pwede rin sa tao na nabibili din sa mga butika na pwede din sa hayop kagaya ng rabbit. Ito po siya. Kung naka-experience po kayo na ang mga alaga ninyong rabbit ay mayroong mga fungal infection, so pwede po itong gamitin. Fungisol. Pwede din po ito sa mga alipunga, sa mga nail fungus, mga athlete foot, brushes, na nagkokos po na fungal. So, ito po yung isa nating alaga na medyo meron din po siyang fungal infection. So, yung po ating mga alaga ay mga buntis. Ilalagay lang po natin sila doon sa mga part na mayroong makakapal na parang balat, na parang langip. Siyempre para hindi po kumawala yung ating rabbit, gumamit tayo ng basket para mag-stay lang siya sa isang lugar, hindi siya lumikot. Basta ang cause po ay fungal infection, pwede po itong gamitin sa tao, pwede din gamitin sa hayop. At sana nakatulong po ako sa inyo at nakapagbahagi ako ng kaunting kaalaman just in case na maka-experience din po kayo ng ganitong mga pangyayari sa inyong mga alagang rabbit. At pwede rin po ninyong subukan dahil na-observe naman namin na effective naman siya sa ating mga alagang rabbit. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Kaya maraming salamat. Bye-bye!